Kung iprito mo ang isda sa pamamagitan ng paglalagay nito sa mantika, huwag mong gawin iyon, mali iyan. Magtilamsik ang mantika sa iyong kalan, sa dingding, sa iyong buong kusina. Mula ngayon, gawin ito ng kakaiba. Gumamit ka ng tubig para magprito ng isda. Tama yan na matuto kang magprito ng isda gamit ang tubig, magiging malutong at malasa ang isda. Ngayon ay matututo ka ng ibang paraan ng pagprito ng isda. Heto, meron akong 500 grams ng tilapia. Pwede kang gumamit ng ibang uri ng isda. Sa akin ito ang gusto ko. Ngayon pag-aralan natin ang pagprito ng isda gamit ang tubig. Sisimulan ko ito sa pamamagitan ng pagtimpla ng isda ng lemon juice. Ito po ay paprika powder na ilagay natin na may halo-halong pampalasa. Ito din ay may ilang uri ng herbs. At gagamit din po tayo ng asin, kahit mga isang kutsara lamang. Sa tingin ko sapat na yan. Pwede kang gumamit ng asin at pampalasa na naayon sa gusto mong lasa. Tapos haluin natin. Iiwan natin dito, iiwan natin muna ng ganito. I-marinate natin hanggang sa maabsorb ng isda ang panimpla o pampalasa. Ito ang sikreto kung gusto kayo kumain ng isda na malutong na parang sa isang restaurant. Maghalo ng isang tasa ng harina ng trigo, harina ng mais, at ihalo natin ito sa isang kutsara ng asin. Ito ang pinakasikreto ng resipe na ito. Ngayon ay kumuha tayo ng hiwa ng isda. Ihalo ito sa pinaghalong harina. Tingnan kung ganito na siya. Gumamit na tayo ngayon ng tubig. Isausaw ito sa tubig ng sandali. Ilabas agad ito at hayaang mag-drain ang tubig. Pagkatapos maubos ang lahat ng tubig, ilagay na natin ito sa mantika. Panoorin ang pagsubok upang malaman kung paano ito gumagana. Tingnan ang pagpapatakbo ng aking kamay sa ibabaw nito at makikita nyo na hindi tumilamsik. Tingnan nyo, inilagay ko ang aking kamay dito at hindi tumilamsik. Hindi tumilamsik sa labas. Tingnan kung gaano kaganda ang isda. Tingnan ang aking kalan na walang tumalsik, walang mga palatandaan ng mantika, walang kahit isang patak ng mantika. Tingnan ang paligid ng kaldero, wala kang makitang mantika. Kaya naman napakalinis ng mga restoran. Alam nila ang sikreto at paraan ng paggawa nito at kung ano ang gagawin. Nagtatrabaho ang pinsan ko sa restoran, isa siyang chief. Tinuruan niya ako nito. Panoorin mo na ang isda at ang harina ng trigo at mais. At tingnan mo kung ano ang nangyayari. Ni isang patak ng mantika ay hindi tumatalsik, ngayon ang mantika ay hindi na tumalsik sa dingding. Dati kasi nahihirapan ako habang nagpiprito ng isda. Nagpiprito ako ng isda at tumalsik sa dingding. Pero ngayon hindi na mangyayari dahil ginagamit ko na itong tricks na ito na tinuro sa akin ng pinsan ko. Ang pinsan ko na isang chef, itinuro sa akin ang tamang paraan ng pagprito ng isda. At tingnan mo ang resulta. Ang tamang paraan ng pagprito ng isda ay ang paggamit ng tubig sa pagprito ng isda. At ito ay magiging ganitong paraan na may malutong na texture, walang taba. Masarap, na preserba sa orihinal na lasa, at amoy ng isda, kaya hindi ka magsisisi, kahit sino ay makakain ito, hindi nakakasira, malasa at sa ganitong paraan ang lasa, ay parang karne, hindi ito lasa ng labis na taba ng isda, tingnan kung gaano ito kalutong, talagang malutong, kasing lasa talaga ng karne, tingnan na walang taba.